yung nasa aban, may kanting ko ah, tinapa. Oh, kapla na ito, kapla. Kapla na eskwala. Champion naman Pedro. Kita tayo mga run. Makasal lang. Mak, pakikabel man tayo. Bitman mang pa. May samot lang ureha mo po danan. I kwa tayo man. Ma'am Pedro. I testing tayo man. Sobramit niya. Tiduglaw na. Watin ka. 5.5. Pareho talaga yun. Pareho talaga. Pareho talaga. Pareho talaga. Materialis ta. Sige. Kasta pa lang. Dati kwa tayo toy. Adi Neltex. Awan. Eh, maning. Ito na po yung ating project na DIY toolbox para po sa roof rack ng chimney. So ilalagay po natin dito ay mga gamit na mahaba katulad ng mga tabas, gulok, mga pangsipit, saka pwede rin po siya sa payong. Ito po ay isang 3 inches na PVC pipe. Tapos binilang ko ng yung parang cover niya. So ang kwan po ng pipe na ito sa isang dulo is mas malaki. So dito po siya kumakasya. Pero pagdating po sa other side, dalawang putol na po ito kasi 10 feet po ang isang pipe. So pinutol namin siya sa 4.5. Okay. Kaya lang mangyari po dito sa other side is wala akong mahanapang cover and hindi na po mailalagay itong isang cover na merong thread. So ang gagawin natin is gagamitan natin ng heat gun para paluwagan ito and then papasok ito. Pero kung may mahanap po kayong cover lang, ang alam ko po may nabibiling cover lang, kaya lang dito sa amin wala akong mahanapan na kakasya dito. So no need na pong palakihin, i-direct na lang po and then gagamitan na natin ng PVC cement. So painitan ko lang po at pakita ko sa inyo mamaya yung finished product niya. So after po mainitan, yun na yung kanyang finished product. Dahan-dahan lang pinaikot habang ginagamitan ng heat gun and then dahan-dahan din pong ipasok. So ngayon po ang lalagay naman natin ang susunod ay yung ating PVC solvent. Okay. Okay na po natin. Okay, so ito na po yung final, after nalagyan na po natin ng PVC cement. So ang next na gagawin natin dito po ay magdi-drill tayo ng at least mga isa dito, maliit lang po na butas, saka dito, saka sa gitna siguro, or tingnan natin yung butas niya para lang po merong singawan. Then ilalagay natin to sa ilalim yung butas para pag may tubig man po na nasa loob, pag basa yung payong, example, nilagay natin yung payong basa, hindi po magkukan yung tubig sa loob. Hindi siya makukulob. Meron siyang singawan. Kaya lalagyan po natin siya ng
breathing hole. Tatlo po siguro. Dalawang gilid sa isang gitna. It's mga 2-3 mm na drill bit ang gagamitin natin. Okay? So yan po yung ating DIY na toolbox. Then ipapakita ko po sa inyo once na nailagay na siya sa top carrier ng chimney natin. Okay? Salamat po! Yung mga breather holes natin. Una po, nilagyan ko muna ng 3 mm pero masyadong maliliit yung butas. So, pinainal ko na lang po ng 6 mm. Ah, sorry, 5 mm po pala. So, yun po ang magiging itsura niya. So, nilagyan ko na lang 6 yung butas. So, final na po natin ito lahat ng puro 5 mm. Okay, so ito na po yung ating finished product. 6 na butas ng 5 mm. Okay, try natin silipin yung butas niya. So, at least meron tayong breather. Hindi po magmumoy sa loob. Okay. So, ito ang ating DIY toolbox para po sa chimney natin.